Hello mga kabiker! What's up? Welcome back sa akin channel na naman, ang Maximaze TV. At kung ikaw ay bago pa lang sa akin channel, mag-subscribe ka na at i-click mo na notification bell para updated ka sa aking mga bagong videos. Isang panibagong tutorial naman ang ating gagawin mga kayon mga kabiker. Ito ay tungkol sa pagkakabit ng bagong front brake shoe ng Badja CT100. So, ito pong tutorial na to is para po to sa mga newbie. So, yung mga baguhan pa lang sa motor na gustong magpapalit ng kanilang mga front brake shoe sa kanilang Badja CT100. So, guys, tuturuan ko po kayo mula sa pinaka-basic hanggang sa pinaka-hard na installation or changing ng mga pyesa ng mga motor. So, guys, ipagpatuloy nyo lang po yung panonood at sigurado akong magugustuhan nyo po ang aking mga tutorial. Sisimulan na natin ang ating tutorial. Okay guys, so ngayon guys, ang una nating gagawin guys para matanggal po natin yung ating brake shoe sa harap ng ating motor is unang-unang gagawin natin is tatanggalin natin itong adjuster dito, yung nut po ng ating adjuster ng ating brake cable. So ito guys, ito yung tatanggalin natin. So 14mm po ang ating gagamitin dito. It's either nasa inyo na po yun kung gagamitin nyo is T-wrench, pwede rin is ang gagamitin nyo is Y-wrench, pwede rin ang gagamitin nyo po ay X-wrench or back wrench. Ayan guys, so ang gagamitin ko ngayon is ang T-wrench. So ito yung ating gagamitin pang tanggal. Okay guys, so ngayon natanggal na natin itong ating nut ng ating adjuster. Ang susunod natin gagawin is hihilain natin itong cable dito. Ayan, patatanggalin natin yung kanyang spring. After natin matanggal guys, so pwede natin tatanggalin itong 17mm dito na 17mm na nuts. So, ayan guys, nasa inyo na yan kung ano yung gagamitin yung wrench. Okay, so sa kabilang bahagi ng ating axle o yung mahabang bolt ng ating dito is axle po ang tawag niyan. So okay. Yung axle dito guys is mayroong butas po 'yan. 'Yan ito yung axle natin. So ipasok natin itong star screw, then iikutin na natin yung ating Y-wrench dito na side. Ayan mga guys, tatanggalin natin siya, iikutin. Iikutin natin. At ngayong naikot na natin, guys, isihilain naman natin gamit yung ating screw doon sa kabilang bahagi. So ayan na guys, nahila na natin yung ating axle. Ito yung axle, so nasabi kong axle. At ngayon guys is iaangat na po natin yung ating gulong. So iaangat natin yung ating gulong para matanggal. Okay, so natanggal na natin yung ating gulong. Okay guys, so ito yung ating brake panel at saka ito naman yung tinatawag na brake arm. So hihilain natin palabas ang brake panel. Okay, so nahila na natin palabas. So guys, ito yung tinatawag na hub. Ito yung hub natin guys, hub ng motor. At saka itong sa gitna guys, ito yung tinatawag nating bearing.
bearing ng ating motor. Bearing hub. Hub bearing po, guys. So, hub, hub bearing, at saka ito yung tinatawag na spoke. Spoke ang tawag nito, guys. Spoke. Saka ito naman yung rim. Rim ang tawag nito. At gulong. Okay, familiar naman kayo sa gulong. And then, guys, is ito na po yung ating tinatawag nating brake shoe. Brake shoe ng ating motor. So, ito yung tatanggalin natin, guys, at papalitan natin ng bago. So, kapag yung motor nyo is mahina na siya, mahina na yung brake, kapag nagbe-brake kayo is parang ayaw nang kumagat o mahina ang pagkakagat, so ito na yung problema, papalitan na siya ng bago. So ang pagtatanggal nito, guys, is ganito lang, guys. Iipit nyo lang po dito, guys. Kailangan may pwersa po ang pagtatanggal nito. Ipitin nyo lang paitaas, ganyan lang, guys. So tanggal siya, natanggal na yung ating brake shoe. Ayan po. And then next is papalitan natin siya ng bago. So actually, guys, wala akong bagong brake shoe kasi itong brake shoe ko is okay pa naman, saka hindi pa siya sira. So wala pa talaga akong plan nung magpalit ng bagong brake shoe. So in this tutorial po is tuturuan ko lang po kayo kung paano po magkakabit ng bagong brake shoe. Halimbawa po, ito yung aking bagong brake shoe. Halimbawa lang, guys, actually luma na tong brake shoe ko, but kumakagat pa naman yung brake shoe ko at okay pa naman. So hindi ko muna papalitan, is gagawin ko lang tong tutorial para po sa inyo, sa mga newbie at mga baguhan. So ganito ang pagkakabit ng brake shoe, guys. Kasi yung iba hindi marunong magkabit ng brake shoe, hinihila tong spring. Siyempre yung spring dito sa gitna is matigas to, so hindi nila mapasok. So ganito, guys, ang pagkakabit ng bagong brake shoe, unang-unang gagawin ninyo ganito lang, guys. Lalagyan natin ng ilaw para mas maging maliwanag. So ganito lang, guys. Itong dito na side, guys, at itong dito na side, yung bilog. Bilog at yung malapad. Ito, guys. Ito yung bilog at saka ito yung malapad. Ang gagawin nyo, guys, kasi yung spring nya, kapag natanggal nyo kasi, natatanggal kasi yung spring. So, dapat ibabalik nyo rin yung spring. So, dito, ito yung mahirap eh, yung spring. Kapag kinakabit mo na yung brake shoe mo sa brake panel, natatanggal naman yung mga spring. So, kapag mag-re-repair po kayo ng motor or magkakabit ng mga bagong pyesa, kailangan po kayo, kailangan po mayroon po kayong mahabang pasensya. Okay, so ayan po. So ang position po nito, guys, ganito. Ganito ang position. Ganyan. Ayan, guys, kita nyo po yung malapad at yung bilog. So ang position po ng pagkakabit nito, guys, is ganyan. So ganito ang gagawin nyo, guys. Ito ang gagawin nyo. Iipit nyo muna itong dalawa dito sa brake panel. Saka itong dito na side, guys, ayan, para mas malalong makita nyo dito na side, guys, iganyan nyo lang, guys. Iipit nyo rin yan, guys, ipit nyo rin, at saka pwersahin nyo na paganyan. So actually hindi pa siya masyadong mapasok agad dito. So ang gagawin natin is mayroon naman tayong star screw. So i-align natin gamit ang star screw, paitaas ito. Ayan. Dito din na side, guys, ipaitaas din natin. Okay. So ayan po, napasok na natin yung ating, kumbaga yung ating bagong brake shoe. So next natin gagawin, guys, is ito, guys. Kung nakikita nyo, guys, ito yung ating sa ilalim, itong puti. Ito yung ating tinatawag na gearbox.
So gearbox ang tawag nito, guys. So kapag tumatakbo yung motor mo, umiikot naman yung speedometer mo. So ito yung speedometer cable, speed cable. So yung kanyang yung dito na side, guys, is i-timing nyo lang po siya dito sa may hub ng ating motor. Is mayroon po siyang parang guide. So ayan, guys, ito yung kanyang guide. Yan, at saka dito. So yung puti na brake shoe, yung gearbox, is i-timing nyo po dito yung puti para mapasok. Kasi kapag hindi nyo siya na-timing, dito yung nailagay, hindi po papasok yung ating brake panel at brake shoe. So timing nyo po dito, guys. So ayan, guys, i-timing nyo po. Pwede nyo pong ikutin to para ma-timing nyo. So ayan, ita-timing natin. Ayan, tapos ipasok natin, guys. Okay. So napasok na siya kasi na-timing. Next is, itong parang kanal dito, guys, i-timing nyo rin dito. Ayan, so kailangan timing po siya. Then saka natin iaangat pa itaas. At saka, bago ko makalimutan, itong sa kabilang bahagi po, ito yung dito na side, kailangan mapasok din siya dito, guys. So ang technique po para hindi mahirap ang pagkakabit ng ating gulong is kailangan po yung ating axle, ito, guys, yung axle kailangan nandito na siya. Pero huwag nyo munang ipasok. Kumbaga hanggang dito lang siya na katamtaman lang po na hindi siya magiging hadlang doon sa pagpasok ng ating gulong. Okay, so iaangat na natin, guys. Iaangat na natin yung ating gulong. Saka timing po siya doon sa yung sinabi kong parang kanal at saka dito. So pasok natin, guys. So saka ipasok din natin yung axle agad. Okay. So okay na, guys, napasok na natin yung ating axle. Then next nating ikakabit, guys, bago natin ikakabit to, is ipasok muna natin tong brake cable dito, guys. Pasok natin yung brake cable. Then next yung kanyang spring. Ayan. Then ito, guys, pasok natin siya dito. Ayan. And lastly, pasok natin siya sa butas at saka next yung ating nut ng ating adjuster. Ayan. So wag muna nating adjustan dito, guys. Kailangan ikabit muna natin to. Okay, so ngayon, guys, is napasikipan na natin yung ating nut dito, yung ating 17mm. Saka na din tayo, kapag natapos natin mapasikipan to dito, guys, skip to the max, is ito naman po yung ating pasikipan. Okay, adjust na tayo dito. Okay, guys, adjust natin to dito, guys, matapos nating masikipan itong dito na side. So nasa sa inyo na po yan kung gaano po ba katigas yung handbrake ng inyong motor o gaano ba kalambot. Dito nyo lang po i-adjust. So nakadepende po yan sa inyo, guys, kung anong adjustment yung gusto nyo. So dito lang kayo mag-a-adjust, guys, kung gusto nyo yung kunting kalabit lang ng brake is kakagat agad. So adjust nyo po, ito pa-max. So kapag gusto nyo naman yung medyo malambot saka mahina lang yung brake ng kagat nya, adjust na naman dito sya. And guys, so pasikip kapag gusto nyo yung kagat agad. So nasa sa inyo na yan, guys, kung anong
play ang gusto nyo. So ayan guys, tapos na po yung ating tutorial kung paano magkakabit ng ating bagong brake shoe ng Badja City 100. So ayan po mga guys, yan po ang tutorial ng ating pagpapalit ng bagong front brake shoes ng Badja City 100. I hope nagustuhan nyo po yung aking tutorial at nakuha nyo po at nasundan nyo kung paano ko ginawa. At sa mga baguhan pa lang dyan na hindi pa nila masyadong nakuha yung tutorial ko, is ulit-ulitin nyo lang po yung panonood ng video ko at sigurado po akong makukuha yung brain yung mga tutorial ko. So hanggang dito na lang po mga guys, mga kabiker. Hanggang sa susunod na mga video, abangan nyo po yung mga panibagong video ko. Nagpapaalam.